So, tingnan natin. Kasi natapos na yung 1 month. Tingnan mo kung magpadala siya ng 200, 200, 200. Every month ba yan? Hello mga best, welcome back again sa ring channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nanonood dyan at nag-share ng inyong mga ideas and comment, shoutout sa inyong lahat. And sa mga bago, welcome sa inyo. Sana huwag kayong magatubiling i-share nga itong mga videos para mas marami tayong mabigyan ng mga ideas ng mga ganito. Maraming salamat sa inyong mga best. And sana marami kayong matutunan sa ating mga videos dahil para yan sa inyong mga best. May ganun facto, naglalaway ka te. Ganun. So today's video, magbasa ako sa isa sa nag-comment dito. Shoutout sa you, best, at sa mga nakaka-relate dyan. Kasi most of the time, yung mga binasa ko, maraming makaka-relate dyan. Kasi ganun talaga sa paghahanap ng AFAM. Alos pare-pareha ng sitwasyon. Huwag naman sana yung mga AFAM ninyo ay isa lang. Posible din yan. Yung AFAM ng isa ay AFAM din pala ng isa. Marami na tayong binasang ganyan. So shoutout sa you, best. Dear Ate Sally, hello, kumusta? Lagi akong nanonood sa mga video mo. Nag 1 month na kami ni AFAM ko. Nakapagpadala na din siya ng pera sa amin nung bago pa lang kami. Mga 2 weeks ata kami noon. Ang tanong ko, Ate Sally, sabi niya kasi sa akin, padadalhan niya ako ng pera niya buwan-buwan. Para ako daw mag-save ng pera niya para sa gagamitin ko na pangkuha ko ng papers, visa at ticket ko at pangkasal namin sa pagpunta ko sa kanya. Kasi mas okay daw na ako ang maghawak sa pera niya. Ang relasyon namin, Ate Sally, para na kami mag-asawa. At gusto niya din buwan-buwan magpadala sa pamilya ko. At sabi ko sa kanya, syempre, prangka din ako. Kasi sabi niya, okay na ba sa'yo mag-send ako ng $200? Sabi ko naman, pera mo yan. At nakakahiya naman na mag-demand ako, sabi ko. Sabi niya, obligasyon niya daw na magbigay kasi wife na niya daw ako. Wife na niya daw ako. Si AFAM, retired army na siya. Retired army na siya. Army, parang retired army na siya, Ate Sally. Wala na siyang obligasyon sa mga anak niya kasi may kanya-kanya ng life at work. Kaya si AFAM ko, sarili na lang niya ang binubuhay niya. Hinihintay na lang ako na matapos ang kontrata ko next year, 2023, July. Ate Sally, gusto ko malaman anong opinion mo sa comment ko. Okay naman kami ni AFAM, everyday call and chat kami ni AFAM. And laging nag-iintay sa akin kung matapos ang work ko kasi dito ako sa UAA. I hope and I wish, Ate Sally, na siya na talaga ang binigay ni God. Siya pa pala, isa pa pala, Ate Sally, naka-profile pic na kaming dalawa sa FB niya. Sabi niya kasi, honey, you see my profile pic? Kaya masaya ako kasi siya na naglagay mismo sa FB niya. Tapos sabi niya, para malaman daw ng mga kamag-anak niya at mga friends niya. Pasensya na, Ate Sally, mahaba ang kwento ko. Happy lang ako sa kanya. In Jesus' name, amen. Maraming salamat sa iyo, best, sa pag-share mo ng karanasan mo dyan. Ang sabi mo naman dito is, nag 1 month na kayo ng AFAM mo. So, bagong-bago pa lang. Bagong-bago pa kayo, best. Marami ka pang bigas na kakainin. May ganong factor. So, bagong-bago pa lang. Huwag masyadong excited. Bakit? Marami kasing ganun, best. Napakagandang mga sinasabi. Since malayo pa yung hihintay ninyo, marami pa kayong pagdadaanan yan. Marami pang mga mangyayari na susukatin talaga kung gaano kayo kaseryoso sa isa't isa. Inikot ko yung ano, ganun, ayan. So, yan, pasensya na, nag-ikot ng lola. So, ganun ba sang si Apa mo, sabi mo kasi 1 month pa lang kayo at nagpadala na daw siya sa'yo. Nung 2 weeks daw na, 2 weeks na nagkakilala kayo, nagpadala na siya ng pera. At sabi niya, gusto ka daw niyang padalhan ng pera. Ipadala daw niya sa'yo yung pera niya, best, para ikaw na mag-save. So, okay na ba daw yung 200?
So, 1 month na kayo. So, ang tanong ko dyan, so buwan-buwan ang sabi niya, magpadala siya para ikaw na mag-save para sa lahat ng mga kailangan nyo. Take it, kung pangkasal. Ang sabi mo, kasal dun sa ibang bansa. So, pagpunta ko sa kanya, hindi ko nakita yung message na gusto niyang pumunta siya sa Pinas. Naisip din ba niya pumunta ng Pinas, Besh? Or, ikaw ang pupunta sa country nila? Kasi wala akong nakitang pupunta si Afam dyan sa Pinas. Sabi mo na sa UAE ka at matapos yung kontrata mo by 2023. Ano ba yan? Galing ka dyan sa UAE, diretso ka na sa kanya, Bes? Yun ba ang plano ninyo? Depende kasi yan sa sitwasyon. Kung magkasundo talaga kayo sa ganyang bagay, so pag-usapan niyo yan. Magkakaiba naman tayo ng gusto sa buhay, yung mga ideas. Ako kasi yung sa style ko naman, ayoko nang ako ang pupunta diretso sa AFAM. Gusto ko talaga, yung naghahanap ako, yung AFAM ang pupunta sa akin. Yun talaga ang mindset ko. Yung mindset, kala mo millionaire mindset. Yung mindset ko is yung AFAM ang pupunta sa akin. Bakit? Gusto kong makilala ng AFAM ko yung pamilya ko. Yung AFAM ko makilala din si AFAM. So at ma-feel ni AFAM ko ano yung Pinas. Maramdaman niya on Pinas kung ano yung paano kami magtrato sa kanya at makita din namin yung paano yung reaction niya, paano din niya kami itrato. Yun yung isa sa mga ano ko, yung naghahanap ako. So sa'yo, wala naman akong nakitang pupunta si AFAM, pero ang sabi mo matapos yung kontrata mo by 2023 dyan sa UAE, United Arab, tama ba? Ayoko nang banggitin. So sabi mo, sabi ni AFAM magpadala ng $200. Bakit, bakit kaya ikaw pa ang mag-save? Kumbaga, gusto niya na, kumbaga lahat ng mga kailangan mo, meron ka na dyan. Parang ganun din ata yon. Gusto niya na ikaw ang mag-ipon, para pag anytime na kailangan mo ng pera, is meron ka na talagang pera dyan. Hindi ka na mahirapan. Kung sa kasal niyo daw, ganun, yan na yung isasabi. Yan na yung mga savings mo, para na yan doon. So, 200, ano yan? 200 per month ba yan, Bes? Yun ang gusto niyang ipadala sa'yo? Eh, since 2023 pa naman matapos yung kontrata mo, tingnan natin. Kasi bago pa lang kayo. 1 month pa lang sabi mo. Tapos yung pang 2 weeks daw, nagpadala siya ng pera. Nagpadala na siya ng pera sa amin nung bago pa lang kami, mag 2 weeks pa lang. So, tingnan natin. Kasi natapos na yung 1 month. Tingnan mo kung magpadala siya ng 200, 200, 200, every month ba yan? Kasi sa mga seryosong AFAM ko, ano yung sinabi, ginagawa yan. Yung ibang AFAM naman, yung sinasabi nila, sinasabi lang, ganun, walang gawa. So, kung halimbawa, nang sinabi siyang ganun, sunod niya, hindi na yan maalala, ganun factor. So, tingnan mo kung yung sinabi niya, igagawin niya. At wala namang masama dyan. At wala kang dapat kabahala kasi hindi naman ikaw ang nag-demand. Siya naman ang nag-demand dyan. So, wala siyang karapatang anong sabihin niya, anong ganun-ganun. Since yun ang nasabi niya na ganun gawin sa pera, kung okay ka naman sa ganun, Bes, ay nasa sa'yo na yan, Bes. Ganun, Bes. So, kung diba, okay sa'yo na ikaw mag-save, tanggapin mo yung pera, save mo yon, okay lang sa'yo. Nasa sa'yo, Bes, okay din yan. Pero kung sabihin mo na, it's okay, you can keep that money and if I need it, I will ask you. Ganong factor. So, depende niyan kung saan mas komportable si AFAM. Pero sabi mo si AFAM, wala namang obligasyon na. Para may naalala ko dito sa ginawa ko ng video, si AFAM wala nang obligasyon. At mapera talaga si AFAM. Kahit hindi sinabi ni AFAM na mapera siya, pero laging nagpadala siya sa kapwa natin na kausap ni AFAM. Yung nagpadala sa atin matagal na. Si AFAM, wala nang, yung mga anak niya, may mga, ano na, may trabaho na, may pamilya na. Tapos yung si AFAM, wala nang inasikaso, inalagaan kundi sarili niya. So, lahat ng pera niya, pension niya, or ano pa, sa kanya yon. Or kung nagtatrabaho pa si AFAM, sa kanya yung pera niya. So, wala na siyang problema sa mga anak. So, kaya niyang tumulong at mabigay ng pera sa Pinay o Pinoy. So, sabi mo, wala naman siyang ibang inaano na, kasi yung mga anak niya, may sarili ng buhay. So, si AFAM ay nakafocus na lang sa kanya. Retired Army pala si AFAM mo, Bes. So, obligasyon na lang niya sa sarili niya. So, tingnan mo kung ano yung gano'ng katotoo yung sinabi niya. Kasi sabi niya, $200 daw. So, tingnan mo. Tingnan mo kung totohanin niya yan. Kasi kung retired na siya, ay nasa tamang edad na talaga siya.
At tingnan mo yan kasi bago pa lang kayo best. Diyan mo masusukat kung seryoso talaga si Afam. Distract mo sa langaw. Kasi pag may ilaw, lumalabas yan. Ganun. So, pag seryoso kasi si Afam, yung sinabi niya, tinutuo yan. Tutuhanin niya yan. So, tingnan mo talaga yan. Sa mga seryosong Afam, habang tumatagal, yung Afam niyo na kausap niyo, habang tumatagal, lalong naging seryoso at lalo mong ma-feel na mas importante ka talaga sa kanya. Minsan nga, yung Afam, kahit may trabaho, ay talagang ikaw pa rin ang inaasikaso. Talagang laging may time and effort sa iyo. Yung mga seryosong Afam kasi, habang tumatagal, ganun yon. Sa mister ko naman, ganyan kasi siya. Nung na-feel ko na, ay talagang nakatutok to. Kumbaga, kahit busy, tumatawag pa. Nag-message pa sa cellphone, tumawag sa cellphone, nag-message sa email, walang kaming WhatsApp noon. Wala pang uso yan, yung Skype yung dati. At saka yung Yahoo Messenger. Yahoo Messenger, iba yan sa Messenger ng Facebook. Iba yung, tagal na kasi yun. So, makikita mo talaga na saan ka lilingon, na meron talaga siya. Kung parang ikaw, siya na lang nakikita mo. May ganung factor. Pero yung time ko na maximay pasok ako, kaya wala ako masyadong, hindi ako nakababad sa ganon. Kaya nag-message yan dun sa cellphone, sa email. Nakita mo ba yung message ko? May tanong ako sa iyo, ganung factor. Kaya tatawag yan. Turbo talang ilangaw. So, sa'yo, best, sakyan mo lang yan, best. Just go with the flow. At huwag masyado magtiwala. Huwag masyado ma-excited. Kasi sa ganyang feeling, ay tandaan nyo, hindi nyo pa asawa yung mga Afam na kausap ninyo. Once na nagbago yan, hirap makamove on, best. Lalo na pag nagbigay ka ng buong tiwala. At pagmamahal sa Afam na yan, pag nagbago yan, at nakahanap ng mas okay sa'yo, masasaktan ka, mahirapan ka mag-move on. Kaya just go with the flow, sakyan-sakyan yung mga Afam nyo dyan na okay naman. Siyempre, suklian nyo ng kabutihan yan dahil ang mga Afam, pag inaabuso nyo, abuso din darating sa inyo, ganun factor. So, just go with the flow best, kung siya, siya talaga. At sabi mo, nag-profile na siya sa Facebook niya, nilagay talaga niya yung profile niya dalawa, malay natin, totoo talaga yan. Just go with the flow, just be who you are, kasi nagustuhan ka niya bilang ikaw. So, and be honest sa inyong buhay ninyo, totoong buhay. Kumbaga, dapat wala kayong tinatago sa mga Afam ninyo, kasi sa mga Afam, ayaw nila yung, kumbaga, nagbigay na sila ng tiwala ng buo sa inyo, na nagmahal na sila sa inyo, tapos pagkatapos ng lahat, meron silang malalaman na hindi nila ine-expect. Kaya mas okay yung sa simula pa lang alam ni Afam yung totoong ikaw, dyan mo makikita kung talagang mahal ka ng Afam mo. Kasi mas gusto ng Afam yung honest. Kasi pag nagtiwala iyan, tapos sinira nyo, hindi niyan babalik. So, maraming salamat sa pag-share mo, best, sa mga nakaka-relate dyan. Kaya magbasa ako muna ng comment dito kay Sister Yums. May friend ako na Afa, meron na daw siyang girlfriend na American, pero tinutulungan niya ako. Sayang nga, ang bait pa naman niya. Meron na siya, malay mo, type ka rin niya, best. So, gigil na gigil din ako, magka-Afam ulit Ate Sally. Natural lang yan, naintindihan kita dyan. Maghanap ka, best. At huwag masyadong excited. Kasi minsan, pag excited ka na, sabihin mo talaga, ay naku, kailangan magka-boyfriend, magka-Afam na talaga ako. Itong taon na to, bago tumatapos, kailangan may Afam na ako. Nanggigil na ako. Kasi yung iba dyan, meron eh. Yung iba, kakatingin-tingin lang na meron na kaagad. Sa akin, wala pa hanggang ngayon. So, gusto ko magka-Afam talaga. Kailangan itong taon na to, meron. So, kung ganyan ka mag-isip, best, ay talagang hanap ka ng hanap. At syempre, talagang piling-pili mo yung Afam na papatulan mo. Kasi kung hanap ka ng hanap, tas lahat ng Afam na lumalapit sa'yo, pinapatulan mo na. Kahit yung iba, ayaw makipag-video call. Kahit yung iba, haba-haba ng message. Sign naman yan, ang mga pasaway yan. So, talagang collect at select mo yung the best dyan. Ganyan talaga pag naghahanap. Hindi ibig sabihin na ano ba yung dami mong Afam. Syempre, namimili ka pa dyan. Pero pag sinagot mo na lahat ng yan, sabay-sabay, medyo maguguluhan na yung isip mo na yan. Siyempre, budget at time. Relate ka dyan, te. Minsan, pinagsabay ko rin yan dati. Ganun factor. Pero, hindi ako masyado naging tayo na. Pero pinagsabay ko, bigyan ng chance. Let's see, ganun factor. Pag pasaway ka, Afam, basura kita. Tapos, yung mga Afam kasi iba dyan, I really like you. I think you're the perfect one that I'm looking for. May ganun factor. Tingnan natin kung ikaw din ba ang perfect one na hinahanap ko Afam ka. Ganun factor. So, huwag nyo ipakita na talagang excited, gigil na gigil kayo sa Afam nyo, tayo in love kayo sa Afam nyo. Huwag masyadong pakita ng ganyan, best. Sa mga Afam kasi pag na-feel nila, maisip talaga na, easy to get mo itong babaeng to. Ano ba yan? Kakasawa na.
Baga, kunwari lang yung gusto ka, pero hindi naman. Merong ibang hinahanap yan. Kasi sa mga seryosong affirm, medyo hanap nila yung medyo hard to get din yung mga ganong factor na talagang iwas-iwas ka rin. Hindi yung laging katumanga. Ano ba, saan ba yung affirm ko? Ano ba yan? Anong ginagawa mo? Nakipag-chat siguro sa iba yon. Mahalay mo, busy nang kumakayod si affirm mo ba? Asa na kayo yung affirm yun? Baka mayroon siyang iba. At tapos pag-message niyan, reply ka, tagal mo nag-message ngayon, mag-message ka, reply kita agad, kakainis ka. Saan ka galing? Ganun factor. Yung pinagagaw mo dyan, parang si Afam, nakatali na si Afam. Parang, yung liig niya parang ano na, yung kahinga si Afam. So, bigyan niya ng ano best, kalayaan si Afam niyo. Kung feeling niyo si Afam niyo ay boyfriend niya na at okay naman siya, bigyan niyo siya ng kalayaan. Kasi sa mga Afam na pag nasakal sila sa ugali ninyo, parang controlled niyo siya, ay syempre ayaw nila ng ganon, maghanap yun ng iba. Eh, parang ikaw best, pag controlled ka ng affam mo, hello, ba't ka lumabas doon? Siguro may iba kang kamit. Eh kung hulahulaan kayo ng affam na hindi nyo gusto, eh magagalit kayo. Eh parang si affam, the feeling is mutual, ganon din yun. So sabi ni Sister Yams, nagkaroon ako ng boyfriend na affam, tas nagkawalaan kami. Ganyan din sinasabi niya, hindi niya pa masasabi na mahal niya ako hanggat hindi pa kami nagkikita. Tapos ang sabi niya, nasa Pinas na siya ngayon. Pero hindi ako ang unang inimit niya. Kaya sabi ko na lang, good luck. Ayaw ko kasi na hindi lang ako ang imit. Gusto ko yung umuwi ang affirm, sure na siya sa akin. Tama, best. Tama yung ginawa mo. Yung marami kasing affirm na talagang pumunta sa Pinas, hindi lang ikaw ang imit. Maraming iba. Sulit-sulitin na to. Pagkakataon na to makapunta ang Pinas, sulitin ko ng imit lahat ng babaeng yan. Ganun facto. Pag ganyang lalaki, it's obvious naman hindi kontento yan sa isa. So, huwag niyong patulan yung ganyan, best. Kawawa kayo. Yung mga affam na daming kausap maliban sa'yo, ang hirap niyan, gulong abutin niyan. Pag pakasalan niya ganyan, ako, daming hinahanap, daming kausap. Hirap ng ganon, gulong-gulong buhay yan, pasaway yan. Patulan niyo lang yung affam na alam niyong talagang seryoso sa inyo at alam niyong kayo ang mahal at walang iba. Maraming salamat sa pag-share mo, best. And ayan, kay Sister Mia, baka si Yunjung yan, Korean, doon sa nag-email ka daw, mag-email ka daw doon sa company niya. Sabi niya, baka si Jungmon yan, Korean, pero US Army raw. Ginagamit lang ang pic noon, Koreano na yan. Ganyan sis, yung nangyari din sa akin, pasaway. Pasaway po yung ganyan, pwera lang po pag nakita niyo na sa video call. Kasi yung kachat ko, ayaw magpakita. Yung mga ganyan, ayaw magpakita. Ayaw magpag-video ko. Sign kasi yan, best. Good day. Ganyan din ang message sa akin ng pasaway na yan. Yung email lang. Email, mag-email ka daw sa company. Uy, baka nakarelate ka, best. Baka yung ginawan ko ng message dyan, eh, marami nakaka-relate. Yung mag-email ka sa company, mag-ingat kayo dyan. Kay Sister Diana Cabansa, good day si Sally para sa Sandra Prank. Kahin mo na yan para mahanap na yung sagot. And pray ka lang kay God. Bigyan mo ng ultimatum kung ayaw niya, hanap ka na lang ng iba. Maraming affam dyan. Doon sa walang planong bumisita sa Pinas. Naku, mahirap yun. Hello, Ate Sally. Good day. Take care and God bless you and your family. Maraming salamat kay Sister Rowena Montifalcon. Shoutout sa you, best. Ayan. Kay Sister Melona Calyao. Tama ba yun, best? Shoutout sa you, best. From Lapu-Lapu City. Musta na, Ate Sally? Maraming salamat sa you, best. Shoutout sa inyong lahat sa Lapu-Lapu City at sa inyong lahat na nanonood kung saan man kayo, mga best. Ingat kayo dyan. And sana okay lang kayo. Sa mga nabigo pa dyan, leksyon lang yan, best. Huwag niyong gawing dahilan na walang affam na para sa akin. Puro na lang pasaway kasi yung na-meet ko. Walang affam para sa akin. Yung mga pagsubok, best, ano lang. Yung mga kaguluhan dyan na problema, pagsubok yan sa iyo. Leksyon yan. Dapat marami kang natutunan dyan. So, good luck sa inyong lahat, mga best. Kay Sister Marisol Balani. Yan ang tinatawag na love scam. Yung 16,000 hiramin. Kasi pambayad ng ipapadala. Ang hirap na. Hirap pag nga-affirm na magpadala ng package, best. At kayo ang magbayad, tandaan nyo yan. Alam nyo na ibig sabihin yan. Pasaway yan. So, good luck sa inyong lahat, mga best. Take care, stay safe. God bless.